Nirab ko po yung opportunity na mag-aral. And now, yan, nag-aaral na po ako. Almost, gagraduate na po ako ngayon at mga kabatch ko this October. October, yun. Alright, so good morning. So it's another day dito. So it's around 7 o'clock or 7:15 na lang umaga. And kakatapos ko lang mag-basketball. Yes, kasatapos ko lang mag-basketball kasama ko si Mama, which is doon kami pumunta sa Maples. So one game lang tayo doon, kasama natin yung mga taga Maples boys. So shout out sa mga Maples boys doon sa masarap na pagkain, as in masarap, nagsalo-salong pinaghati-hatian kanina. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. Right here, Snowbeak Mountain. Pinalik ng park. Alright. So tayo yung first owner and it's around 6 o'clock in the morning. Naglalapitan na yung mga players dito ngayon. And you know, gear up na ulit. Good morning. Kaya ka naglalaro ulit ah. Hindi, naglalaro ako dito pero ako lang mag-isa. Okay. Shooting lang. Ayan na sila, nagdadatingan na. Early bird catches the early play. Morning. So ayan no. Welcome to palo. Our new found freedom again. Freedom. Parang this, ano? This restriction. Yeah. Parang Braveheart lang ah. Ang sarap sumigaw ng freedom ah. And si set up na sila for ano? For a potluck. Tapos kunin kayo ang bag ko pala. Meron akong ano? Pandesal. Okay, naka-gear up na ako. Baka para at least mamaya diretso laro na. So, Filipino style. First 5, first 10, first play. Kasi ito na yung ambag ko na pandesal. At least, meron tayong pang-almusal. Yan o. So, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, isa na lang pala eh. Mag-pista o. Tatayo na lang tayo, bre. Oh, i-expose ko kayo ulit. Aray mo. Binila ko lang, panlapit na lang ako. Ay, Bossy, presented, oh. Ayan. Ayan. Kain muna tayo. Kain muna. First day ng ano, ano ba tawag natin ito? Less restriction? Loosen na. Loosen restriction. Loosen restriction. So, dati hindi kami pwede maglaro sa labas, ngayon pwede na. From 10 ngayon, I believe 25 pwede na magsama-sama. So, thank you sa Manitoba, thank you sa mga lahat ng nakikooperate, ng mga naglahat ng pabasin. That's the only way. Well, that's one of the ways. Okay, stay safe everyone. Cheers. Yun. Kaya mo nang kumain, bahala na yun. Tingin ko, hindi na tayo makakapaglaro eh. Hindi na. Hindi, maganda yung araw, walang araw. Bukas ulit. Bukas ulit. Same time, same channel. Ganitong umaga. Pagka talagang ganito, sa alas 6 pa lang, kailangan nandito ka na para ano. 5:30 nga ta. 5:30. Gusto mo first game? Oo. Alright. Papainitan. Jan, you know, pandesal no? Hello, yan ang benefit ng ano eh. Benefit sa pangumaga oh. Pandesal. Lagi mo si Marco, lahat pala oh. Mark, sala yung mga camp ngayon, bawal ang ano. Kamusta dyan sa US? Kaya nga eh no, grabe. Oo. Lagi pinapanood yung biyahe. Ay, pandesal Mike. Kami nabot namin last. Alright. So yan, game is done. So maraming mga players ngayon, buti na lang maaga tayo ngayon. And mga siguro around 5:40, marami ng tao. But anyway, it's a good sign na rin ngayon na ating yung restrictions ngayon is talaga nag-loosen na marami ng hindi naka-mask din with and then yung mga gathering. So that's it for the game. And around 7 o'clock na,
and we will go head back home. At tayo ay may gagawin na mas importante. So, bukas ulit siguro, maglalaro ako ulit dyan. Babalikan natin yung first game. Mabuti natin yung first game para at least marami pa tayong magawa. Okay, what's up? So ngayon, isa tayong kababayan na nakakilala sa atin dito. Nakalaro natin ng basketball. And nagbablog din sila rito sa Canada. Ito ang pangalan niya, si Jace. And share niya sa atin yung story niya. Kung ano ba yung nandito sa Canada ngayon. Yun. Sir Jace, nice playing with you. Oh, hi sir. Yun, balita. Ayos lang po. Yun. Ayos lang, ayos lang. Nice to meet you. So from Pembina ka ba, di ba? Yes. Yun. South part ng Winnipeg. Yun. Ilan taon na kayo dito sa Canada? Almost 4 years this coming September. Yun. September. September. So, kamusta naman yung experience? Ano bang trabaho before sa Pilipinas bago kayo nandito sa Canada? Dati akong international seafarer. Seaman. Oo, yun. So, yan. Kamusta naman ang experience sa Canada? So far, sobrang good. Ayos. Okay. Kasi si Jace, nakalaro ko lang ng basketball. Nakilala niya tayo. Tapos, napansin niya, lumapit siya sa atin. Dito lang kami nakatambay sa Maples. Every weekend. Saturday, Sunday, dito lang kami, papapawis. Ano ba yung dahilan mo? Bakit ka nagpapawis? Tumataas sa'yo, kolesterol. Kailangan ng magpapawis. Kaya yun. So yan, meron nga pala silang video, meron silang family vlog. Invite mo sila sa ano mo, sa channel nyo, sa family. Ano ba yung ginagawa nyo ron sa family sa channel? Ang team po namin ay family team. Nagta-travel po kami, gumagawa po kami ng family activities. Yun. Indoor, outdoor. Yun po. Yun. And with the story, siguro na nabanggit nyo sa story nyo dun sa video ninyo kung paano yung struggle nyo rito sa Canada or may vlog din ba dun or more coming po yan. Coming soon. So iba't ibang mga kababayan natin na pumunta rito sa Canada, iba't iba yung story nila, iba't iba yung pathway nila, pero at least ang pinakadahilan mo bakit ka pumupunta rito is that syempre para more time with your family and syempre yung safety, especially safety, security na nandito dito. Anong tip mo sila sa mga gusto pumunta rito, pre? Huwag silang susuko. Basta pag may nakita ng opportunity, grab it. Pero siguraduhin nyo lang na legit yung opportunity. Yun. So ano yung pathway mo papunta rito? May nag-sponsor, work permit? May nag-sponsor po sa akin. Provincial Lomini. Tapos dumating kayo ng 2017. Sabi na banggit mo sa akin kanina is that yung opportunity from Seaman. Okay naman po yung profession na seafarer, pero for me po kasi napakahirap po sa akin lalo pag may pamilya ka na malayo sa pamilya mo. So kaya nag-isip ako ng other way na magpo-provide ko sila ng maayos at the same time makasama ko sila everyday. And then my sister offered me to live here. I grab it. Hindi po ako nagdalong isip. At yun po, inayos po agad namin yung mga papers. Everything documents. Then after a year, nandito na po kami. First work mo sa Canada? First work ko po ay warehouse. From a warehouse. Forklift operator. Forklift operator. Then palipat-lipat na po ako ng warehouse. The same position, forklift operator. Nag-sideline din po ako ng housekeeping sa hotel. And then hanggang sa mapunta po ako sa plant ng Canada Post. Government po may hawak naman. Yun po, maayos naman po yung pasahod nila. Yun. And after po ng pandemic, medyo nagka-crisis po sa economy. Ginadab ko po yung opportunity na mag-aral. And now, yan, nag-aral na po ako almost. Gagraduate na po ako ngayon at mga kabatch ko this October. October, yun. More stories with Jace and their family, you can visit their web their YouTube channel. I-link natin yan sa description below. And that's it for now. We'll see you on to the next one. Thank you guys. Yeah. Bye.